Kumusta mga kabarangay? Sino nga ba itong wingman na streak shooter ang maaaring ang bumalik sa Ginebra? Tara, pag-usapan nga natin yan mga kabs. Pero bago yan, kung bago ka sa channel ko, click mo muna yung subscribe button at notification icon para updated ka sa bago at susunod ko pang mga videos. Shoutout nga pala muna kina Ronald Berbosidad, Ronel Cabanyog, at kina SG Montoya, SG Casinillo, SG Uma, SG Soberano, at SG Gamilo. Kay John Ver Ramos, JJ Sibug, at Dion Mercado from Tagaytay. Maraming salamat mga kabs sa inyong suporta. Maagang ang umexit ang Ginebra sa kasalukuyang ginaganap na conference. Simula pa lang ng conference ay halatang hindi na nga in-sync ang galawan ng mga players sa loob ng game at halos sobrang hirap pa nga talagang manalo sa kada laro. Masasabi ngang kinalabaw na nga lang talaga yung do or die game nila laban sa Phoenix para makapasok sa playoffs. Para nga lang pauwiin at palabasin din ang agad ng TNT ang defending champion na Ginebra sa Bacolor Bubble. Ilan na nga sa mga sinasabing dahilan ay ang kakulangan sa team practice since halos isang araw lamang ang kanilang pagitan ng mga laro. Kulang din sa time mag-strategize sa game. Issue din yung halos mga key players ang na-injured at di na nga nakakalaro sa mga crucial games. Dagdag pa dito, ang bagong acquired ng Ginebra na si Sistan ay halatang di pa talaga nakakasabay sa mga play ng team at nangangapa pa kung paano laruin ang system ni Coach Tim. Ngunit ang isa pa sa naging problema nga dito ay ang outside shooting ng Ginebra. Based nga sa current stats ng Ginebra, alam nyo ba na ang current top 3-point shooters ng team ay sina LA, Scottie at Pringle? Ngunit, sa LA na merong 38% sa 77 na binitawan niya sa 3, 29 ang pumasok. Ngunit, alam naman natin na hindi ito ang primary role ni LA at yun nga ay ang mag-facilitate sa loob. Si Scottie naman ay 38% din. Sa 40 na binitawan niya sa 3, 15 lamang ang pumasok. Pero malaking improvement na ito considering na dati ay wala talagang ganitong skill si Scottie. Pangatlo nga ay si Stanley Pringle. Kahit si Pringle ang kanilang number 1 point getter, siya nga ay meron lamang 33% sa 63 na binitawan niya sa 3, 21 lamang ang pumasok. Yikes! Ang kanilang inaasahan na designated shooter na si Jeff Chan ay nakapaglaro lamang ng 6 na games since napabalita nga na lumabas siya sa bubble for personal issue. Ngunit sa 6 games nga na ito, sa 20 na 3-point attempts niya, 3 nga lang pumasok at meron nga lamang siyang 15% 3-point percentage. Madaming nagsasabing di na nga din daw ganun ka-consistent at ka-effective si Jeff compared noong nasa rain or shine pa siya na talagang sobrang threat nga talaga sa labas. Dagdag pa dito ay isa na nga rin siya sa mga tumatanda mga players ng Ginebra. Based kayo sa mga numerong ito, kailangan na nga talaga ng Ginebra ng outside threat para bumuka ang gitna at pwedeng tumulong kay Japet at Sistan na makapag-dominate sa loob ng shaded part. Tiyak aware din dito ang management at sa tingin ko ay ginagawan din na siguro nila ng paraan at baka nga kinausap at sinabihan na din nila itong dating kabarangay na solid streak shooter nga kapag uminit sa game. Ang tinutukoy ko nga po ay si Kevin Ferrer. Kamakailan nga lang ay nag-post siya sa IG niya nitong throwback picture na ito about championship niya with Ginebra, highlighting himself sa kuha niya sa litrato. Dahil dito, madaming mga Gin fans nga ang nag-comment at nagparamdam na miss na nga daw siya sa Ginebra. Ang ilan ay sinasabing baka nga daw hint ito ni Ferrer na babalik na nga siya sa bakuran ng kabarangay. Pag nagkataon nga ay laking tulong nito ni Ferrer hindi lang sa outside shooting, pati na rin sa rebounding gamit ang mahahaba niyang galamay. Siya nga ay nag-a-average ngayon sa Northport ng 8.70 points per game, 5.20 rebounds per game at 1.5 assists per game. At pag nadala niya nga itong mga numero ito sa Ginebra, ay tiyak laking bagay ito kay Coach Tim sa kanyang rotation.
Isa nga si Ferrer sa mga players na masasabi kong pag mainit talaga sa game ay kaya ngang magbuhat at magambag sa scoring. Napaka-strict shooter nito kapag in-rhythm ang kanyang tira at pumasok ng maaga ay asahan mo na nga na pwedeng magsunod-sunod pa sa mga next na bitaw niya. Bukod pa nga sa kanyang outside shooting, ang isa pa nga sa katangian ni Kevin ay hindi rin talaga ito takot makipagpalitan ng mukha. Madami ang nagsasabi na sa current roster na ngayon ng Ginebra ay puro nga daw mga larong pang subdivision lang. At halos wala daw talagang enforcer, which is yung parang role din dati ni Kevin nung nasa Ginebra pa siya. Isang instance na nito dati ay ang pagkikipagkiskisan niya din kay Arwin Santos na hindi siya umatra sa pagkikipag-trustukan sa veterano kahit rookie pa lamang siya noon. At hindi ko nga makakalimutan sa kanya yung confrontation niya kay Glenn Rice Jr. kung saan talagang naasar niya yung import ng TNT at na-inject pa nga sa game nang batuhin siya ng bola. Sa post nga na ito ni Kevin, mukhang miss na nga din niya siguro ang Ginebra. Kayo, ano sa tingin nyo? Ilang muna mga Cavs, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo nga po ang video na ito, ay please don't forget to hit that subscribe button at click nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat at magandang buhay, kabarangay.